Magandang araw sa lahat. Ito ang part 2 video ko para sa air condition controller dito sa aming barko. Mas mabuting panoorin niyo muna ang aking part 1 video upang lubos ninyong maunawaan ang video na ito. Sa ganitong wiring, lagi kong inuuna ang pinakamadaling side. Iko-connect ko muna lahat ng A2 ng timer at contactor at ang X2 ng mga pilot light sa line number 2. Gagamit ako ng blue na wire para sa mga connection sa line number 2. Shall we begin? At ngayon, tapos na ang connection sa ating line 2. Ito ang ating red indicator at ang green indicator kung saan may connection na sa X2. Ito naman ang ating timer number 1 at timer number 2 kung saan meron ng connection sa kanilang A2 terminal. At ang ating contactor meron na rin connection sa kanyang A2. At ngayon naman, dito tayo sa line number 1. Mag-umpisa tayo sa normally open contact ng timer number 2. Ito ang timer number 2 at timer number 1. Ang common terminal o ang number 15 terminal ng timer number 2 at ang number 15 ng timer number 1 ay ating i-connect. Ngayon naman gagamit ako ng puting wire. Ngayon naman, i-connect natin ang terminal 15 ng timer number 1 sa normally open contact ng main contactor, ang terminal number 1. Ang normally open contact na terminal number 1 ay kukonekta naman natin sa normally closed contact na terminal 21. Ngayon, meron na tayong connection para sa line number 1. Ang next natin i-connect ay ang terminal 18 ng timer number 2 papunta sa magnetic coil at sa terminal 14 na normally open ng magnetic coil. Shall we begin? Let's begin now.
ito na ang terminal 18 na normally open ng timer number 2 na connected na sa normally open ng terminal number 14 ng contactor. At i-coconnect natin to sa terminal na A1 ng magnetic contactor. Koconnect din natin to sa run indicator o sa green light sa X1 terminal. Makikita sa ating drawing na ang green light ay nakaparallel sa magnetic contactor. Ang next step na ating gagawin ay kukonekta natin ang terminal 16 ng normally closed contact ng timer number 1 sa terminal number 13 ng magnetic contactor. Shall we begin? Ngayon ay connected na ang normally closed contact ng timer number 1 at ng normally open contact ng contactor. Ang sunod naman natin gagawin ay i-coconnect na natin ang terminal number 2 ng open contact ng magnetic contactor sa terminal na A1 ng timer number 1. Ang next step naman ay kukonnect naman natin ang terminal 22 ng normally closed contact ng magnetic contactor sa terminal na A1 ng timer number 2. Repeat, this is not a drill. Is that all you got? Maglalagay din tayo ng additional na wire para maparallel natin ang red indicating light sa timer number 2. Pinalihan ko muna ng cable tie ang mga indicating light para sa aking testing na gagawin. Dito naman ay nilalagyan ko ng temporary na power source na 230 volts ang aking circuit na ginawa upang ma-check ko kung gumagana ito ng maayos. Oh, shall we begin? Ang ating timer number 1 ay nakaset sa 120 minutes, samantala naman ang timer number 2 ay nakaset sa 10 minutes. Upang matest ko ang continuous cycle ng control circuit na aking ginawa, iseset ko muna ang timer number 1 sa
sa 3 seconds at ang timer number 2 sa 3 seconds. Ang red flashing light na makikita sa timer ay indication na ito ay may power at ongoing ang counter nito. Maraming setting ang pwede nating magawa sa ganitong klase ng timer. Pwede itong per seconds, per minutes, per hour, o kahit per day pwede dito. Ngayon naman, binago ko ang setting ng timer number 1. Ginawa ko itong 15 seconds at 3 seconds pa rin ang timer number 2. Is that all you got? Meron akong separate na video para sa timer na ginamit ko dito at kung papaano ang iba't ibang setting na maaari nating gawin dito. Maayos naman na gumagana ang dalawang timer sa circuit na ito. Ngayon naman, i-assemble ko na ang control box kung saan ko ilalagay ang control circuit. Shall we begin? This is not a drill. Is that all you got? Let's begin. Maraming salamat nga pala sa suporta ng crew ng MV Ionian Express. Salamat din sa mga classmate ko nung college sa TUP Cavite. Salamat sa pag-subscribe ninyo. At sa mga hindi pa, please subscribe and click the notification bell para ma-update kita kung meron ako mga videong katulad nito. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like and share. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Keep safe everyone.